Kailangan maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to my channel. It's me, Alimor na lang. So ayan guys, tunghaya na naman po natin ang episode 28 ng babawiin ko ang lahat, April 5, na kung saan, kung maaalala natin guys, na talaga namang masama ang loob nitong ni Christine. At kasamaan nitong mag-ina ni si Christine at Irish doon sa hindi akalain na sasagot-sagutin nitong ni Iris itong si Christine, dahil nga gusto niya lang ipagtanggol itong si Trina. Pero worth it ba itong ipagtanggol itong si Trina ni Irish? Dahil sa nagawa ni Iris na pagsagot dito sa kanyang ina, ay talaga namang ang laki ng kanyang bitbit na guilt sa kanyang sarili, sa kanyang dibdib. Talagang sobrang nag-aalala ito dahil gabi na ay hindi pa rin umuwi. At hindi man lang ito nagme-message at hindi pa na niya nakikita ang kanyang ina, which is itong si Christine. Pero dahil nga sa malaking sikreto na nalantad at nadiskubre itong si Christine kina Dulce at Trina, na kung saan sila nga ang mastermind ng naganap na kidnapping, kinumprunta nitong si Trina at Dulce itong si Christine at nagmamakaawang wag silang isumbong kay Victor or ipakulungan lang. Pero buo ang desisyon ni Christine at ipapakulong talaga niya talaga itong mag-ina. Kaya naman itong si Trina ay takot na takot. Kaya hindi niya na malayan at nasasaktan niya na nga itong physically, nasasaktan niya na itong si Christine at talaga namang nagpang-abot talaga at sinambunutan itong si sinaktan niya itong si Christine at naghumingi pa siya ng tulong sa kanyang naglaban, pero naglaban itong si Christine kay Trina at talagang pinapamukha dito na tumigil at itigilan na ang pagluloko sa kanilang pamilya. Pero itong si Dulce ay nagkaroon ng pagkakataon na mahampas itong na may nakita siyang pala at matibigas na bagay kung saan nahampas niya itong si Dulce, si Christine, kaya ito naman ay bumulagta sa lupa at nawalan nga ito ng malay. Kaya nang mangyari yon, sobrang takot na takot itong si Trina at si Dulce dahil baka nga ito ay napatay nila. Kaya agad-agad niyang sinutusan itong si Trina na i-check kung talaga bang ito ay patay na. Pero nawalan lang ito ng malay si Christine. Habang itong nagaganap na sakitan at ang pagbulagta ni Christine na pangyayari, sa kabila nun ay nasa bar naman itong si na Greg, Randall, Joel at Victor, habang tinitingnan na kung saan nag-aalala at chinecheck ang kalagayan ng nanay ng kanilang mga hayop at itong ang nanay ni Beauty na kung saan alagang kabayo ni Irish ay mamamatay na masama ang pakiramdam nito at halos ito ay inaasahan na nilang mamatay dahil matanda na nga ito. Pero kasabay ng mga pangyayaring gulong malaking mangyayari sa loob ng farm, Salvador Farm, ay itong pagdating ni na Christine, ni na Dulce, Trina at Joel sa kanilang sa farm na yon, ay nagkasunod-sunod ang mga hindi inaasahang pangyayari, kagaya na lang ng malaking sikreto na mabubunyag na kung saan hawak na hawak ni Christine ang ebidensya. Namatay na nga itong kabayo na kung saan ang nanay ni Beauty ay namatay na at wala na talagang magawa itong sina Greg at Victor, at humingi na lang ito ng tulong na kung saan ay ililigpit at lilinisin ang barn na kung saan namatay itong nanay na kabayo ni Beauty. Dahil doon, pinatawag ni Victor si Iris para makita at matignan man lang at ma-comfort din si Beauty dahil nga alam malulungkot ang kanya si Beauty dahil namatay ang kanyang ina. Kahit na aso pa, kahit na hayop lang sila.
ay kailangan din nila ng comfort. Agad-agad din itong pumunta si Iris na sinundo ito ni Randall at ni Justine. Habang pupunta sila ng barn ay may narinig itong kaluskos at ingay si Irish. Kaya naman pinuntahan niya kung saan ang galing yung ingay. Pero nawala din ito at nagulat na lang siya na kung saan bukas yung isang pintuan doon sa kanilang farm. Hinanap niya talaga ito na kung saan itong si Trina, Dulce at kung saan nandun si Christine na walang malay ay nandun na nagtatago sa bandang madilim ng kanilang farm. Muntik na sana itong makita at muntik na nga sana itong makita at marinig ni Iris ang kanyang ina dahil nagkamalay ito at binabanggit na ang kanyang pangalan, pero agad-agad itong tinakpan ni Dulce ang bibig ni Christine kaya hindi na ito nakagawa ng ingay. Ganun pa din naman ay nagka-receive ng text itong si Randall galing sa kanyang tatay na kung saan ibinalitang patay na nga itong nanay na confirm na patay na nga itong nanay ni Beauty ng kanyang alagang kabayo. Kaya agad-agad din silang umalis sa lugar na kung saan ay naaanigan niya ang boses ng kanyang ina kung saan si Christine. Malungkot talaga si Christy, Iris at Victor sa mga nangyari maging itong si Craig dahil talagang napamahal na sa kanila ang kanilang kabayo. At doon nagkaroon ng pagkakataon itong si Victor at si Iris na makapag-usap na kung saan humingi si Iris ng sorry sa kanyang daddy kung saan kung sa nagawa niya sa kanyang mami sa pagsagot-sagot at pagsigaw nito. At ang advice naman ni Victor ay humingi siya doon mismo sa kanyang mami ng pasensya dahil alam niya na at naintindihan niya na nasaktan itong si Christine. Inumaga na hindi pa rin nakauwi itong si Christine at lingid sa kaalaman nila na kung saan may masama nang nangyayari kay Christine. Nang pagkatapos nga itong masaktan at mahampas nito ni Dulce ay nawalan nga ng malay si Christine, kaya agad-agad nilang niligpit ito at itinago. Tinago nito sa nila sa malapit na bahay at doon itinali si Christine habang hinaantay nila itong magkamalay. Kinausap ni na Dulce, nag-alala na itong si Victor at si Iris, maging ang kapatid nitong si Ate Minche. Nag-alala na kung saan itong si Christine ay hindi pa na rin nakauwi at hindi man lang nakapag-message sa kanila. Kaya kinausap nila itong kanilang family driver. At doon nga nalaman nila na umalis itong si Christine ng gabi at kinuha ang susi. Pero nadiskubre din nila na kung saan ang car, ang kanilang ang sasakyan ay nasa loob lang ng farm. Kaya dito nag-alala na talaga itong si Victor at Iris. Agad-agad nilang pinuntahan ang lugar na kung saan itong si Iris ay kinutuban na nandyan lang sa loob ng farm itong si, nasa loob lang itong si Christine sa loob ng farm dahil sa laki ng farm ay nagbabaka sa kalde sila na si Christine ay nasa loob lang ng farm at nagpapalipas lang ito ng sama ng loob. Pero bigla itong sinusubukang tawagan ni Iris ang kanyang nanay at nag-ring nga ito. Kaya nagulat itong si Iris at si Dulce dahil hindi alam ko ano ang gagawin. Ginawa ng paraan ito ni Trina para mabuksan itong cellphone ni Christine at doon ay naka-thumbnail lock lang ito. Kaya ginawa niya ito ng paraan at na-unlock niya ang phone at nagkunwari siya si Christine at nag-reply dun sa mga message nila ni Victor na kung saan huwag mag-alala dito. Pero sinubukan itong tawagan ni Victor, nag-call back itong si Victor kay Christine, kaya sobrang takot na takot itong si Dulce at Trina kung ano ang gagawin. Muntik na itong mahuli ni Joel itong si Trina at Dulce na kung saan pinag-uusapan kung ano yung plano nila sa kay Christine at kung anong dapat nilang gawin dahil talagang malaking gulo ito pag nanghuli at namalayan at or makatakas at muling makabalik si Dulce, Christine sa kanilang bahay. Kaya talaga naman itong si Dulce at si Trina
ay nagtutulungan at itong si Dulce ay nag-iisip na kung saan ay lumapit ulit kay Kaakira para sa solusyon na dapat niya gawin, humingi ng tulong kung ano ang dapat gawin kay Christine. At doon nagtapos ang ating April 5 Monday nang babawiin ko ang lahat. Guys, and for more update, please subscribe. Tumutok lang po kayo sa aking channel at subscribe to my channel and click the notification bell below para po ma-notify kayo sa aking susunod na mga pa-full review, highlights at updates nang babawiin ko ang lahat. So ayan guys, I just wanna say thank you for watching my video and God bless you all. Hello beautiful people, it's me Aling Warna lang. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to my channel.